siya at si Kristo, magkaisang laman na, magkaisang espiritu pa. Kasi ang sabi dun sa binasa natin sa 1 Korinto, 6:17, ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Kaya hindi lang magkaisang laman, magkaisang espiritu pa. Kung sa hiwaga ng Biblia mo kukunin ang paliwanag. O ngayon, ilagay ngayon natin sa pag-aasawang literal. Palagay mo ang pag-aasawang literal o material ay magiging isang laman kayo. Meron kayong isang pagnanasa. Mahal mo siya, kung gusto mo siyang yakapin, nagpapayakap siya. Kung gusto mo siyang halikan, hinahalikan ka rin niya. Nagkakaisa kayo sa laman, sa mga desires ng laman, no? Pero dapat, ang mag-asawa, kung maaari sana, magkaisa rin sa espiritu. Kahit nga hindi mag-asawa, dapat magkaisa ng espiritu eh. Filipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang aral ng Ebanghelyo sa lahat ng Kristiyano, mag-asawa, hindi mag-asawa, magkaibigan, magkakapatid, etc., dapat magkaisa ng kaluluwa, matitibay sa isang espiritu na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Eh kung yun ngang hindi mo nga asawa, dapat magkakaisa kayong espiritu, magkakaisa kayo ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Eh lalo nang mas maganda yun pagka mag-asawa kayo. Magkaisa na kayo sa laman, magkaisa pa kayo sa espiritu.